the Eureka YouTube channel. If this is your first time here, I hope that you will find this tutorial helpful and informative, since this is the main objective of this channel. Please consider subscribing to this channel and click the notification bell to get notified every time there is new upload. For those who are already a subscriber here, please help this channel by sharing and recommending it to others who are in need of tutorial like this. If you have any queries or questions, feel free to comment on the comment section below and I will try to give feedback through this channel. For today's tutorial, I will be discussing to you about the BR-Form 2303 or the Certificate of Registration version 1997. Ito po yung older version. Kasi as of today ay meron na pong bagong system si BIR at ngayon ay may bago na ring look yung COR natin. This time, may pagka-light bluish siya. Okay? Version 2019 na po yun. So, ipapakita ko po yun sa next tutorial ko. But for the time being, ito po muna yung aking ipapakita sa inyo para makita nyo yung pinagkaiba nila. Okay? So, start na po tayo. Ito po yung itsura, pinakakabuuan ng BR-Form 2303. As you can see, dito sa upper left, nandyan yung BR form number. Nandyan po yung revision niya, July 1997, as I mentioned earlier. Tapos ito po, sa pinaka-heading, ayan po, nandyan din po yung revenue region number at yung revenue district office number. So, importante na alam nyo itong code na to kasi gagamitin nyo to kapag nag-i-encode kayo ng mga BIR forms. Okay, and then dito po sa taas naman, makikita nyo po dyan yung OCN. Number, alphanumeric yan kasi may number and letter. Ito po yung parang control number ng COR na to, generation ng COR na to. And then ito naman pong date dito is yung date ng registration. So bakit dalawa yung date, may registration date din dito, meron din sa taas. Well actually, itong registration date na to, maraming nagko-confuse dyan, a taxpayer. Itong registration date na to ay hindi yan yung mismong date talaga nung business registration mo. It is actually the date kung kailan mo nakuha yung PIN na to. And whereas this one, is ito yung date kung kailan na-register yung business mo. Okay. Ito naman kung mga registration details mo like yung PIN mo, name, address, eh, nandito rin po, makikita rin po dito sa taas. Yung PIN mo is a 12-digit number, yung 9-digit, or yung first 9 digit, yung team mo, yung tatlong last digit yan yung pinaka-branch mo. Naka-default siya sa 000 as your main or kung wala ka namang branch. Dito po yung name ng taxpayer, yung registered address ng taxpayer or yung address ng business, at ito yung kanya mga registered activities. Okay, lakihan po natin para mas makita yun ng konti. Okay, yung registered activities, makikita mo dyan yung mga tax type na applicable sa particular taxpayer. Itong demo natin, ang isa non-BAT taxpayer, kaya ang tax type niya ay percentage tax, income tax, and registration fee. So dito makikita po yung trade name and yung line of business niya, industry in the form of PSIC. Coding po ito for every corresponding line of business. Okay, dito naman po sa baba ng kaunti, yung mga lumang version ng form na to, hindi ito nakasama. But this time, nilagyan na ng BIR ito, which is a good enhancement kasi it serves as a reminder sa mga taxpayer para alam nila kung ano yung particular form na kailangan na lang i-file based dito sa kanilang mga tax type na nag-indicated herein and of course yung mga corresponding due date niyan. Importante yan na ma-file mo on or before the deadline in order to avoid penalties. Okay, so ayan po, may check siya, and then andyan yung mga ano po niya, schedule. Since ito ay income tax, so may tax type siya income tax, yun po may check yung 1701Q. And then meron sa siyang percentage tax, kaya may check din po yung percentage tax. Ito naman yung form. And of course, yung registration fee, which is common po yan sa lahat ng registered taxpayer. Okay, so sa pinakababa, andito po yung pinaka-doc stamp and dry seal niya. And then we have the signatory here. Ito po yung revenue district officer ng bawat district office. And in the absence of the revenue district officer, we have the assistant revenue district officer na po may pirma. Okay po. And again, kapag parang silang wala, I think yung
chip ng assessment station ang pumipirma on behalf of the two. Yung ating simple demonstration lang about sa lumang BR Form 2303 sa next na vlog ko, papakita ko na sa inyo yung bago na na certificate of registration. This is all for now, and I hope that this tutorial is a help to you. You may suggest related topic that you want to tackle in this channel. Feel free to comment it in the comment section. Thank you for listening, and see you again until my next vlog. Please help this channel by clicking the like button, and please subscribe and share it to others. Thank you po, and stay safe and God bless everyone.